Hello! Today ay magluluto tayo ng pinakbet. And ingredients, sari-saring gulay. Meron po tayong sitaw, eggplant, meron tayong squash or kalabasa, okra, bagoong na shrimp, we have pork, at ang ating panggisa, sibuyas. Sibuyas at bawang. Meron din po tayong ampalaya. At syempre po, tatanggalin po natin yung bitterness ng ampalaya sa pamagitan ng paglalagay ng salt and lukewarm water. At lamas-lamasin po natin ang ampalaya para mawala po yung pait na lasa ng ampalaya. You can do it like repeatedly, like 3 or 4 times kung gusto niyo pong mawala ang kapaitan ng ating bitter melon. Now, ang una po ay ipiprito po natin ang ating pork. Ipiprito po natin ang ating pork hanggang sa maging browning. Bigyan po natin ng konting salt fish para malasa natin ng konting alat. Kapag brownish po ang ating pork, hanguin po na muna natin. Traditionally, ang pagluluto po ng pinakbet, hinahalo na po ang karne o ang pork sa gulay. Pero this version, naka-separate po ang pork at ang ating eggplant. Ganun din po, ipiprito po natin ang ating eggplant and we're gonna have this mixed with other vegetable flavor. Umpisahan na natin ang ating pag-ibisa. We'll grow it and some onions. There you go. Pagka medyo malambot na po ang ating onion at medyo brown na ang ating garlic, ihalo na po natin ang ating shrimp bagoong. Ito po yung natawag nilang alum bebe sa salitang kapampangan. And then, ihalo na po natin ang ating mga vegetables. Halu-haluin para malasa ang bagoong sa ating mga vegetables. And then we're gonna add 1 cup of water. At pakukulang po natin ng mga ilang saglit. Takpan para mabilis ang pagkakalo ang pagluto nito. Try natin kung malambot na ang ating squash. Ito po yung pinakamatigas na rest na gulay na kahalo sa ating recipe. And then, pag malambot na po ang squash, it's time for us to add the fried pork. Ito po yung pinrito natin kanina. We're almost done with cooking the pinakbet. Ayan na po. Siyempre po yung ating eggplant, ihahalo po natin ito after na maluto po yung ating mga vegetable. Lagyan natin sa pinggan. And we're gonna add the eggplant, fried eggplant. And there you go. This is the special pinakbet. Thanks a lot for watching. Bon appetit!